let me start this video by asking you, madalas bang maghang ang computer nyo or laptop nyo? Bruh! Yung tipong hindi nyo alam kung ano yung problema. Yung isang application lang pero tang ina grabe. 3 minutes bago mag-load. Tapos ginawa mo ng lahat, hindi pa rin okay. Eh ano ba talagang problema? Yo, what's up guys? James Rennie here. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mapaluwang. What? Kung paano mapabilis ang computer or laptop nyo. Easy steps lang to guys. We have 5 easy steps para mapabilis nyo ang inyong desktop or ang inyong laptop. Let's start. Alright, para naman sa number 1, para punta naman tayo sa Windows menu. And then sa pinaka-favorite nating settings, punta lang tayo sa system. And then hanapin nyo ang power and sleep. Punta tayo sa baba, related settings, additional power settings. Ito siya guys. Okay, click nyo lang yan. And then ito ang makikita nyo. Choose or customize a power plan. Kung gusto nyo mapabilis ang laptop or desktop nyo, sobrang laking factor nito, ilagay nyo siya sa high performance. Disclaimer though, kapag nakalagay siya sa high performance, medyo mas mataas yung power value ng laptop or desktop nyo. So either mas kung yung ventilation ng laptop or desktop nyo is hindi maganda, well, you might want to add ventilation to that. Kasi pag sinabing high performance, ibig sabihin mas maraming kuryente ang pumapasok sa laptop. Pero safe siya, or sa desktop. Safe siya, it's just that lahat ng peripheral, kung yun ang tawag doon, ng laptop or desktop is papaganahin niya para bumilis ang laptop nyo. Kung kayo is medyo sensitive sa kuryente, well, I don't really recommend this one and probably choose nyo lang yung balance. Though, kapag sinabi kasing balance, ibig sabihin, limitado ang performance ng laptop nyo. So, kung di naman kayo sensitive sa kuryente, I would suggest high performance and we are all good. So, click nyo lang yung X, and then refresh. Alright, punta naman tayo sa number 2. So, for this time, punta kayo sa search bar. And then, i-type nyo ang run. Click OK. And then, i-type nyo dito ang percent. Temp percent. Tapos, click nyo lang yung OK. Merong lalabas sa folders kasi marami to. Pero sa inyo, naniniwala ako na mas marami pa dito ang lalabas sa inyo. Over the years na temporary files, andyan pa rin. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is Control A and then Delete. Tapos kapag may lumabas na ganito, skip lang ng skip. Okay? Dun sa mga maraming temporary files, it's okay to delete everything there. Okay? Pero, automatic, yung Windows may ititira pa rin dito. Bakit? It's because I'm running an app in the background. Okay? So, kaya hindi siya madidelete kasi nag-run pa sila. So, again, i-delete nyo lahat ng yan para kasi mga unnecessary files naman siya. So, huwag kayo mag-alala. Alright, so, X lang natin siya and then refresh. Para naman sa number 3, again, punta ulit tayo sa search bar. Click nyo rin yung run. For this time, plain temp word naman yung i-click or itatype natin. Click nyo lang yung enter. Sa akin, kukunti na lang ang lumalabas kasi kakadelete ko lang kanina. So again, probably sa inyo, napakadaming lalabas dyan. Libo. Got the folder kasi guys, talagang libo ang nakalagay dyan. Nakukuha nyo yan sa mga browsers nyo, sa mga app nyo, temporary files, at temp files, yung mga ganap. So again, ang gagawin nyo lang is Control A and then Delete. Kapag may naglabas na ganito, skip nyo lang ng i-skip. And walang problema. Again, bakit may natira? Kasi nag-run pa sila sa background. Okay, so X lang natin and then refresh. Para naman sa number 4. Para akong ano din na. So, click nyo lang yung run again. Tapos, enter. For this time, you have to type prefetch. Yan yung spelling ng prefetch. Kasi, wrong spelling, wrong. So, click nyo lang yung enter. Again, ito, may lalabas ng mga files.
So, ganun din ang gagawin natin. I-control A natin, tapos delete. For this time, ilalabas na ganyan. Skip nyo lang din. Pero sa iba, especially kapag prepatch ang i-delete natin, merong lalabas dyan na continue instead of skip. So, ang ipipress nyo doon is continue. Alright? And we are all good. Again, kaya may natitira kasi may mga background app ako. So, again, X nyo lang ng EX. Alright, para sa number 5, ito is medyo, probably ngayon nyo lang malalaman to. Pero, since we are looking for something para maka luwag-luwag naman yung mga laptop natin at desktop natin, maniniwala ba kayong guys makakatulong ang universal bus port natin or ang USB, mali ata yung pagkakasabi ko. Basta USB, makakatulong siya. Paano? Ituturo ko sa inyo. All you have to do is to insert your USB. Definitely, maniniwala ako na may laman yung iba dyan. And then, i-click nyo lang yung local disk, which is yung this PC. Tapos, right-click nyo lang siya and then go to properties. Punta tayo sa Ready Boost. So, ito ang maganda dito. Meron siyang recommended na setup kung required ba kayong gamitin tong Ready Boost ng USB or hindi naman kailangan kasi may mga computer naman na mababilis na. Okay? So, lalagay nyo lang dito kung use this device, dedicate this device, or do not use this device. Ganito gawin nyo. Let's say, ang USB nyo is 6GB. Alam nyo meron na siyang 4GB. So, ibig sabihin, meron pa tayong free na 2GB. So, yun ang ilalagay nyo dito. I-convert nyo lang yung 2GB sa MB. At ito ang conversion. Okay. So, yun lang ilalagay nyo kung ilan. Tapos, i-click nyo lang yung use this device. Hit nyo yung tamang folder. Kung hindi kayo sigurado sa sakto, it's okay. Let's say, kung hindi kayo sigurado na 2GB siya, ilagay nyo lang 1.5. Okay? Para ma-check yun, ayan naman, nandito naman yun. Para ma-check nyo yung available nyo. Since ako 57.2GB, pwede kong ilagay dyan ang conversion nito. So, ganun lang, and then apply, and then okay. Huwag nyo maalis yung USB nyo, kasi siya ang mangyayari dyan is yung mga browser nyo, yung mga app nyo, yung mga temporary file is dun mapupunta sa USB nyo. Kasi, tutulungan nyo yung RAM nyo para mas mapabilis ang laptop or desktop. Kaya ako nilagay sa number 1 kasi I don't think if you guys already knows about it. Pero yes, ang Ready Boost really works. Okay? So, yun ang limang ways para mapabilis natin ang laptop or desktop natin. Actually, marami pang ways to do so, pero yun yung mga importante or yun yung mga pinakamadadali. Kasi yung iba medyo technical na and I'm afraid na baka may madelete kayo or whatnot. Pero I would suggest na manood kayo ng mga ganitong klase ng tutorial when it comes to free-apping your desktop. Alright? Pre-spacing your desktop. And again, thank you very much for watching. And if you guys like this video, I would definitely comment to the comment section bar. If you have any question, anything under the sun, or anything about what I taught you, I would definitely suggest to comment down below. And don't forget to hit the like button as well as the subscribe button. Thank you very much for watching. Bye.